Totoo nga ba na hindi masaya si Junmar Fajardo dito sa nangyayari sa coaching ng SMB dahil palagi siyang inilalabas pag crucial play ng kanilang coach na si George Gallant? Kung inyong magugunita o napanood kagabi, nilabas ni coach George Gallant dito si Junmar doon sa huling defensive play ng San Miguel kontra dito sa TNT Tropang Giga at dahil dyan nakakuha ng rebound si Calvin Octana at naipasok yung basket at nanalo ang TNT Tropa. Kung nando si Junmar Fajardo, mahihirapan si Octana na kunin yung rebound. Pero inilabas siya ng coach kaya ayon, hindi nila nakuha at natalo. At kung inyo ring maaalala, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa yan ni Coach Gallant. Dahil doon sa serye ng San Miguel Beer kontra Bay Area Dragons noong Game 2, ganyan din ang ginawa nila. Kung saan ito si Junmar Fajardo ay inilabas doon sa crucial point noong game at hindi nila nakuha yung defensive rebound at naka-score ang Bay Area at nanalo. Marami nga nakapapansin na parang itong si Coach Gallant walang tiwala doon sa defensive skills nitong si Junmar Fajardo. Kung inyong magugunita rin, sinabi nito si Coach Aldin Ayo ng Converge na maraming defensive lapses itong si Junmar. At dito sa ginagawa ni Coach Gallant, parang kinukumpirma niya yung sinasabi nitong si Coach Ayo dahil siya mismo hindi nagtitiwala ata dito sa depensa ng kanyang 6-time MVP. Kung meron kang 6-time MVP katulad ni Fajardo na nung gabing iyon ay binigyan ng award sa kanyang 2,000 offensive rebounds, dapat na doon siya sa endgame dahil nakita naman natin doon sa buong stretch mula first hanggang fourth quarter, hirap na hirap yung import ng TNT na maka-score dahil dinedepensahan siya ni Junmar at ni Cameron Clark. Kaya medyo nakapagtataka kung bakit pagdating dyan sa mga crucial plays, palaging inilalabas si Fajardo at syempre ang tanong ngayon, ano kaya ang desisyon ng management? Nakabawi ang Barangay Hinebra ng tambakan nila itong Blackwater Bossing at syempre dahil dyan, nakaangat sila sa team standings. Pero mukhang may bad news dito sa Barangay Hinebra dahil ayon kay Coach Tim Cohn, baka mga 3 o 5 linggo pang mawawala ito si Japheth Aguilar. So ibig niya sabihin ilang games pa yung mamimiss niya at dahil dyan, kailangan doble kayod itong si Christian Stanhardinger, Justin Brownlee at si Jamie Malonzo doon sa kanilang front court. Dito ngayon lumalabas talaga yung pagiging manipis ng kanilang front court lalo na pagdating sa mga crucial games dahil nakita natin doon sa laban nila sa SMB na sunog na nung bandang huli itong si Stanhardinger dahil wala na siyang karelyebo. Hindi naman kasi ginagamit itong si Sidney Onwubere at itong si Raymond Aguilar kahit maganda pinapakita nung previous games nila. At dahil dito, ang tanong ngayon ng karamihan, ano ang gagawin ng Barangay Hinebra kung halos isang buwan pala o mahigit isang buwan mawawala itong si Japheth Aguilar? Kailangan kasi nila syempre, hindi naman pwedeng ubusin kaagad itong si Stan Hardinger dahil baka pagdating ng playoffs ay mapagod yan. So yan ngayon ang titignan ng Barangay Hinebra Management kung saan sila kukuha ng big man. Syempre ang isang option dyan katulad ng napapabalita natin ay magte-trade sila para kumuha nito. Ang isa man na ay baka humanap sila sa free agency kung merong available. Ang maliwanag dito, kailangan gumawa ng aksyon ng Barangay Hinebra dahil for example, kung after 5 weeks bumalik na si Japheth, hindi naman yan kaagad-agad pwede nilang ibaba doon sa game dahil kinakailangan pa niya syempre na paunti-unti maglalaro para masanay siya ulit. Kaya tignan muna natin kung ano magiging plano ni Francis Chua pero papara kay Coach Tim Cohn ang importante dito, nakabawi sila at nanalo dito sa Blackwater dahil na-break na yung 2-game losing streak nila dito sa Magnolia at SMB at nakaangat sila sa standings dahil ang habol siyempre ng Gene Kings at lahat ng teams maka top 4. Medyo matindi yung mga naging injury nitong TNT Tropang Giga. Hindi na nga nakapaglaro ito si RR Pogoy doon sa game nila sa San Miguel Beer na ang aga pa ng first half na injured din ito si Mikey Williams. Pero nagawa nila ng paraan yan para manalo at siyempre good news yan para kay Coach Jojo Lastimosa. Ang tanong ngayon ay kung gaano katagal mawawala ito si RR Pogoy at itong si Mikey Williams. Ang balita natin ito si RR Pogoy hindi raw makapaglalaro para sa Gilas at itong kay Mikey mukhang medyo seryoso din dahil binuhat siya ng mga teammates niya pabalik to sa bench. Ang maganda naman dito sa TNT, nag-step up yung iba nilang players at yan ang nagiging advantage ng merong malalim na bench. Kung sakasakali man, for example, na matuloy itong TNT ng malalim dito sa playoffs, kinakailangan makabalik itong si Pogoy at si Williams dahil kinakailangan nila scoring. Hindi naman po pwede na palagi na lang silang aasa dito kay Jason Castro. So abangan natin kung anong magiging desisyon ng management
pagdating dito sa medical condition ng dalawang nabanggit na players. Kung sakaling matatagalan bago makabalik ito si Pugoy at ito si Mikey Williams, baka kumuha sa free agency itong TNT ng guard o di kaya baka makipag-trade para may makuha silang backup in the meantime para dito kay Jason Castro. Dahil syempre, alam natin pagdating ng playoffs, gugwardyahan ng matindi ito si Castro at pipilitin nila yung mga teammates niya ang mag-contribute sa scoring. Ito namang import nila na si Jefferson, okay naman ang nilaro. Medyo nag-struggle lang noong first half kontra dito sa SMB. Pero nung bandang huli, naka-recover na at maganda ang kanyang ipinakita. Kaya pwede rin natin sabihin na magandang fit ito. Dahil syempre, ang ganda na record ngayon ng TNT, 8-1 sila at nangunguna doon sa team standings. At kapag nangyari yan, baka matapos yung elimination, sila ang number 1. At masasabi rin natin na itong TNT magiging isa doon sa mga team to beat pagdating ng playoffs. At kung sila ay may twice to beat advantage, nako, lalong mahirap talunin yan dahil sa lalim ng kanilang bench. Okay, ang management ngayon ng SMC ay namimili daw dito sa San Miguel Beer at sa Magnolia Chicken Templados kung kanino ibibigay ito si Isaac Go. Si Isaac Go ay na-draft ito ng Terra Firma na number 1 doon sa Gilas Peak pero halos wala pa itong napapakitang skills niya dito sa PBA dahil nagkaroon ito ng ACL injury at halos hindi nagagamit. So, kumbaga pag ito nakuha either ng San Miguel o Magnolia, ito ay magiging isang project player. Meron silang risk na itetake dito dahil ang tagal hindi naglaro at hindi natin talaga alam kung ano ang kaya niyang gawin dito sa PBA. Kung ito ay magiging isang inside presence o baka ito ay titira sa labas katulad ni Justin Chua o di kaya ni Prince Caperal, hindi natin masasabi. So sa ngayon, kung titignan naman natin kung sino mas nangangailangan ng big man, iyan ay ang Magnolia. Hindi ko na kailangan pang ulit-ulitin pa, palagi ko nang nababanggit dito at alam din naman ng mga fans na kailangan nila ng big man at baka nga ito si Isaac Go ang makuha nila. Kahit sabihin natin na baka mas maganda sana kung mas dominant na big man yung makuha nila, pero kung si Go ang available, pwede na nilang subukan yan at ma-develop. Samantala naman sa San Miguel Beer, hindi rin natin maialis yung posibilidad na baka itong si Isaac Go dyan mapunta. Kasi kung napapansin ninyo yung rotation ni Coach George Gallant, paunti na paunti ang playing time nito si Mawala Tautua at ang kadalasang ginagamit niya ito si Vic Manuel na mas maliit at mas hindi masyado nakakakuha ng rebound. Dahil dito, pwede natin sabihin na baka hinahanda na ng San Miguel Beer yung posibilidad na baka ito si Tautua nga i-trade para dito kay Isaac Go o baka naman ito si Tautua sa Magnolia mapunta, ito si Go sa SMB. Hindi pa maliwanag yan dahil lahat ito na nakadetermine kung ano ba ang magiging performance ito si Isaac Go dahil syempre i-evaluate pa yan ng SMC kung siya ay magiging fit. Shout out kay John Cantos, Marlon San Pedro, Donel Santiago, Andrew Añosa, Dexter Domer, Admond de Guzman, Jonah, Jaira, Carl, Shaina, Weng at Judy Villarosa, Jason Mendoza, Rosales, Espejo at Joshua Giray Family, sa St. John Bosco Parish ng Tondo, Ireneo Salangsang, sa Tagle at Santillana Family, Gia, Gio, Len at OG, Edwin Carmona Jr., Dion Mercado, Valiete at Myron Almosa Family, Joseph Pineda, Nestor Villaflores, Jason at Julius Benedict David, John Patrick Abrea, Dalina at RG Bueno Family, Rene, Marcia, Renren, Junjun at Linlin Dineros, Anthony Allon, Reden, Elena, Bonbon at Laila Lansang, John Ray at Jordan D. Malanta at Sid Maria, Enju, Ronald Berbosidad, MM, Rico Olarte, JJ Sibum, Celino Valles at Junel Alagon Family, Katsakino Dukusin at Enrico at Presi ang Siyoko.